Lila, what are you doing there? Huh? What are you doing? Hello, 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 hello. Good morning. Good morning, Ashkam. Good morning. Hi, hello. Lila. Hi guys, good morning. Tignan nyo naman sa labas, guys. Oh, wet na wet. Basang-basa sa labas kasi kahapon. Kasi kahapon, guys, maghapong halos umuulan. Hindi siya tumitigil. Pero yung ulan niya, guys, hindi katulad sa Pilipinas na sobrang lakas ng ulan. Dito, patak-patak lang. And dito din, guys, kapag umulan dito ng sobra-sobra, siguradong baha dito. And kapag umulan ng malakas dito, talagang babaha talaga. Nakita nyo naman, diba, yung last vlog ko noon. Parang umulan dito ng bongga. And then, sobrang baha. Baha dito, guys. Hindi kasi sila ready sa mga ganyang mga baha-baha dito. Sa malakas na ulan. Anyway, it's, ano na ba? It's 8:30 na. Kanina pa kami nagising ni baby. 7. But before 7 siya nagising. Breakfast na siya. And then ako din. Pero, kunin ko lang to, guys. Ito yung pinagtihan kagabi. So, ipit natin siya, guys. Ayan. Kumakain siya dyan. Ayan na. Good morning, guys! It's 8:30 na po. Ayan. So, kahapon wala kaming vlog. Kasi, dito lang kami sa bahay. And siguro ngayon din, hindi rin kami lalabas kasi nga, maano, guys, tawag dito, tignan nyo naman, basang-basa. Basang-basa sa labas. Di ko alam kung aaraw ba ngayon or what. Basang-basa sa labas, so hindi rin kami lalabas ni baby. So hindi rin kami makakalabas ni baby today. Baka, ewan ko lang guys, baka pupunta kami ng shopping mall kasi eto, naboboring dito sa bahay kapag hindi kami nakakalabas. Gusto nyo kasi yung laging nasa labas siya. And then, maya-maya matutulog na siya. Kumain na siya ng breakfast. Kaya matutulog na yun maya-maya. Diba? Ayun nga, guys, no? Si Mister may pa-surprise kahapon na gift daw niya sa akin. Sabi ko, ha? Nagulat ako. Dahil long time ago, guys, gusto ko talaga bumili ng baby camera or yung camera dito sa bahay. Yung CCTV para sa kanyang kwarto. Kasi, para nakikita ko siya kahit nasa labas ako or nasa kusina. May ginagawa ako, tapos natutulog siya, tapos bigla siyang, bago siya umiyak, is maano ko na siya, mapuntahan ko na siya. Ganun yung purpose ko. And then maganda din siya, guys. Hindi pa this time siguro kasi magkasama pa rin kami sa kwarto. Siguro mga 2 years old, 3 years old ganyan. So pwede namin i-install 'yon doon sa kanyang kwarto. So yung iniisip ko, guys. Matagal ko na siyang gusto. Kaya lang sa kontrabida yung asawa ko, ayaw niya kasi bumili. Sabi niya hindi daw yung magagamit, blah blah blah. Ganun. Kasi still together kami ni Layla sa room and still same bed. Yung semester doon sa kwarto, sa kabilang kwarto, and then ako doon sa kwarto namin. Tapos si baby, magkasama kami sa bed. Kasi nga, nagdedede pa rin siya sa gabi. Mga 2 times lang siya nagdedede. So, hindi ko na siya nilalagay doon sa crib niya kasi kapag nilagay ko siya doon, parang mas tired ako kasi, diba, hantay mo siyang magmeme and then lalagay mo siya sa bed and then, which is mali yun, guys, yung ginawa ko na yun kasi naging ano niya yun, naging habit niya na laging nasa akin. So, ang hirap ko na siyang hiwalayan, hirap ko na siyang ihiwalay sa akin. So, hopefully naman kapag mga 1 year old, 1.5 year old na siya, maintindihan niya na yung
maintindihan niya na ako. So, baka pwede ko na siyang ihiwalay. Pero this time, it's okay. Let's enjoy lang together lang kami dalawa. Diba, Layla? And then, yung si Mister, hindi rin siya tulog together with us. Kasi nga, kapag natulog siya sa amin, kasi lagi siyang nagigising. Like, maaga siyang nagigising. And then, si Mister, magusto pa niya matulog ng hanggang 7:30, 8, ganyan. Kasi ang pasok naman niya is 9. Umpisa ng work niya is 9. So, hindi siya, syempre na obliga na siyang magising ng maaga din. Kasi si Layla nagigising siya ng around 6 or 7. So, yun. Kaya, hindi na rin siya natutulog sa amin dalawa. Sa aming kwarto. Kaya, kami dalawa na lang ni Layla ang magkasama. So, yun na nga. Kahapon, na-surprise ako kasi nga may dumating na cargo. And, yung cargo, akala ko kasi, ano siya, yung glass, yung coffee glass. Kasi kailangan namin ng magandang klase ng glass for coffee. Kasi laging yung coffee is kapag nalagay mo dun sa mug, is always cold. Parang after 1 to 2, 3 minutes, ganun, ano na siya guys, makulog na siya. So, bumili kami ng double glass ng kind na parang ma-maintain na maging hot yung coffee mo or tea mo, ganyan. So, ang ina-expect ko is yun ang yung darating kasi yun yung pinag-uusapan namin ang ordering niya. And then, biglang dumati, thus, binuksan niya, tinawag niya ako, I have surprise for you, sabi niya. Bleh! Diba? And then, dumating nga yung camera na yan. So, which is, maganda talaga siya, guys. And, ipapakita ko na lang sa inyo, guys, yung video. Wow. How much is this one? Open. I'm not showing you. So, ayan, ina-unbox na ng asawa ko yung CCTV na binili niya. And I check online kung magkano siya. Nasa around 800 lira siya. Which is affordable naman siya para sa akin. And, i-clip ko na lang yung video or yung record video kung maganda ba siya or what. Let's see kung magandang quality itong CCTV na to, no? And try muna natin to sa kusina. Ayan, nakaset up na siya, guys. And this video is from our TV. And this is from the room na. So, na-set up na siya sa room. And here is... Layla is here and she's awake, guys. Ayan. Guys, nakatulog na si Maybe. And this is lagi ng umaga. And gumanda ang weather. Sobrang araw. At bakit ang liwanag ng aking lights? Sobrang liwanag tong lights ko dito, guys. Tinan nyo. Diba? Puti ko. Well, kasi yung kanina ang gamit kong camera ay yung aking camera. And parang feeling ko nag-dark siya, guys. Kailangan ko siyang i-fix. Kailangan ko siyang baguhin yung setting niya. Kaya, sana magkaroon ako ng time na ayusin yung aking camera. Anyway guys, yung CCTV na yun is napakadali lang niya gamitin. And nakakonect siya sa cellphone mo. Even your phone is Android or smartphone. And then you can connect also to your TV. And then, doon sa pinakita kong video guys, napakalinaw niya. Kahit gabi siya or may maliwanag. Kita niya naman yung video ko na sobrang liwanag niya. And bukod doon na kapag umiyak yung baby mo, nadidetect siya. And then, for example, also ay merong ibang pumasok na tao sa kwarto, madidetect din siya. Nag-alarm siya na may ibang pumasok sa kwarto. So, nakakonect yun sa cellphone. And I think it's really good, guys, especially kung ikaw is nasa labas ka, and then iniwan mo yung baby mo, sa bahay. So, still, yung kikita mo pa yun doon, yung baby mo, and you can talk with her in the camera. So, aware ka kung ano nangyayari dun sa loob ng bahay, kung ano nangyayari sa kanya. Aside sa security, makikita mo din yung ano nangyayari sa baby mo. Diba? So, yun lang. End ko na tong video ko for today. Say thank you so much for watching.